Rise and shine mga ka-RSP, narito na po ang gabay, patnube, palala at prediksyon ngayong araw ng Tuesday, August 27, 2024. Let's start with the Year of the Rat. Ang mga unang sahod ay dapat iniipon at hindi ginagamit para mag-treat ng buong family or department. Alisin din ang notion na kailangan ng reward sa sarili. A good bank account is the best reward you can give, lalo kung nag-uumpisa ka pa lang sa buhay. Black at tuwang swerte kay Year of the Rat. Sa mga nag-a-apply naman ng trabaho sa Year of the Ox, may mga feedback na kayo mula sa company na pinadalhan nyo ng resume. Sa mga baguhan naman na huwag masyado masilaw sa laki ng sweldo, alamin din ang haba ng working hours at baka mapasubo ka sa mga shift na magpupuyat at sobrang mapagod ka. Yellow at 8 ang swerte kay Year of the Ox. Sa mga Year of Tiger naman, be happy with your romance kahit may nagiging problema. Don't ignore them. Kapag hindi na-control ay pwedeng itong lumaki. Sa mga married couple naman, oras na para makipag-bonding kahit simpleng date lang. Kung ikaw naman ay single, makipag-socialize sa tamang lugar upang makilala ng taong seryoso at may mabuting intensyon. Purple at 5 ang swerte kay Year of the Tiger. Para naman sa mga Year of the Rabbit, acupuncture is a good shift from chemical drug. Make sure lang na may credible ang clinic na pupuntahan nyo. Orange at 9 ang swerte kay Year of the Rabbit. Eto naman sa Year of the Dragon, magkakaroon ka ng fluctuation sa finances mo. Kaya dapat maghigpit ng sinturon dahil maraming haharang sa mga gastusin iyon. Yellow at 7 ang swerte kay Year of the Dragon. Sa mga snake naman, there will be attention, agitation, or loss of temper sa mga kasamahan. Huwag itong patulan. Focus your energy sa goals at trabaho. Keep a Tibetan pink lamp salt or mga lamp sa iyong workplace. Pink at tuwang swerte kay Year of the Snake. Punta naman tayo sa mga Year of the Horsey. All in all, it's a bad month to have a relationship. Chances are, it might be the wrong or incompatible person para sa'yo. Hintay na lang matapos ang ghost month bago magpagrelasyon, magpakasal o magkaanak. Silver at 8 ang swerte kay Year of the Horsey. Eto naman, Year of the Goat. Ang mga wrong investment at shady deals na nagawa ay hahabol sa'yo. The sign will begin to show, kaya naman be on guard. Kung kaya pa, mag-back out na. Gawin mo na yan, now na! Green at 3 ang swerte kay Year of the Goat. Punta naman tayo sa mga pinanganak ng Year of the Monkey. Overfatigue, sipon, ubo at pamamaos ang hinaharap sa mga taong umaabuso sa katawan. Kaya naman pahinga-hinga. Hinga-hinga rin ha, paminsan-minsan. At siguraduhin nakakatulog sa tamang oras. Magpahinga. Blue at 9 ang swerte kay Year of the Monkey. Eto naman sa Year of the Rooster. Make sure na may tatago ka in case of emergency para hindi laging nanghihiram at pagkatapos ay hindi naman mabayaran. Peach at 8 ang swerte kay Year of the Rooster. Ghost month will be messy affair for sa mga pinanganak ng Year of the Dog. Pero dahil may piece of advice na nabigay in advance, it can easily be avoided. Gray at 4 ang swerte kay Year of the Doggy. At last but not the least, para naman sa mga pinanganak ng Piggy, magkakaroon ng problema sa negosyo o trabaho. Kaya naman be on guard sa mga nakapaligid sa'yo. Maaari ring makaaway ang pakialamerang kapitbahay regarding sa property. Remember, huwag mo silang papatulan ha. Peach at 1 ang swerte kay Year of the Piggy. Muli po, ito po yung magabay, patnuwe, palala at prediction lamang ni Master Hans Kuwa. Nasa inyong mga kamay, nasa lalay, ang inyong tagumpay. Kaya always be positive at i-claim ang mga swerte, mga ka-RSP. Maswerteng umaga sa inyong lahat.